Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Ngayon po ay araw ng Lunes. Dito sa Hong Kong ay sineselebrate po nila ng Hong Kong Day. So, today is our holiday as well, no? Ito ang tinatawag po nilang statutory holiday. But hindi po ako lumabas dahil patulad ng sabi ko, I'm too tired, no? Kasi namasyal po ako ng Macau, no, kahapon dahil po sa ating isang masugid na subscriber at talagang nagmamahal sa ating Kuya Dave, kaya pinagbigyan po natin din siya na magkita po kami, kasi dalawang beses po siyang pumunta dito sa Hong Kong na hindi ko po siya na-meet. So ayan po, no. So, sa mga kapwa ko nagmamahal sa ating Kuya Dave, sa mga Tikrama subscribers and supporters, have a good day sa inyong lahat, no? And to this video guys is gusto ko lang pong bigyan, no, ng pansin itong si Senior Milaos, no? Ito po ay comment niya sa upload today, no, sa Tikram Kids, no. Ang sabi po niya, ito po guys, pakinggan niyo po at tignang mabuti, no, ang binitawang salita dito ng isang supporters ni Luis, no, at saka po kayo magbigay ng husga sa mga casual viewers po diyan ng Tikram Kids at Tikram vlog, no, sa mga casual na casual. I don't know if naiintindihan nyo po ang sinasabi kong casual viewers, no. Kailangan po ninyong tignang mabuti, no, ang mga comment, no, ng bawat isa sa mga bashers before na magbigay po kayo ng panghuhusga. Kasi minsan nakatutok lang po tayo kasi, no, nakatutok lang po tayo sa isang comment, no, hindi po natin tinitignan ang punot dulo, no, or ang dahilan kung bakit yung iba ay nakakapagbitaw din ng di magandang salita. So for this time, gusto ko pong ito po, tutukan po natin ito, no. Ito, hindi ko po nakikita ito, ngayon ko lang po nabasa ang pangalan na ito, no, sa comment section. So ang sabi ni Senior Milaos, no, Senior Milaos, ang sabi niya, damulag. Ayan po ang sabi niya, ha. Talagang sinabi niya pong damulag. This is for our Kuya Dave, no. Ayan po ang pantukoy po niya sa ating Kuya Dave. Masiba, no. Ayan po ang sabi. Masiba daw ang ating Kuya Dave, no. Mayabang. Pikon ang ugali ng bata na pinakamamahal ng bayan. That's it. Ang sabi po niya, damulag ang ating Kuya Dave. Masiba, mayabang, pikun ang ugali ng bata na pinakamamahal ng bayan, no? At ituloy ko po muna para mas madali po nating maintindihan. Sabi, matanda sa grupo at ang mga kalaro, edad 12, 13, 14, and 15. Hihi. Wala kasi sa level niya, gusto niya laging bida at sikat, no? Matanda sa grupo, sabi niya, uulitin ko lang po. Matanda sa grupo at ang mga kalaro niya edad 12, 13, 14 at 15, no? Wala kasi kalibol niya, gusto niya laging bida at sikat. Ayan. Hindi pa nakuntinto ang mga sulid niya, nagbibilang ng mga binibigay sa bata. Kaso meron na daw pang gasto sa college, maraming damit, nagpapabili pa. Marami pa nga hindi nasusuot dahil marami sila regalo, tapos napaka-insecure pa sa ibang tao na puno ng negatibo sa puso. Ayan ang lumalabas sa nguso. Ayan, no? Senior Milaos, no? Ang sinasabi mo pong damulag, masiba, mayabang, pikon, yan ang ugali ng bata na pinakamamahal ng bayan, no? Yan po ang sinasabi mo na pantukoy kay Dave, di po ba, no? Ang sinasabi mo pong damulag ay ito po ay 17 years old, no? Masiba sa edad po ng bata na yan, very active po ang physical niyang pangangatawan sa lahat ng mga activities na ginagawa niya, dapat lang. And one more thing, ang kinakain ni Dave hindi po galing sa inyo na supporters ni Luis.
wala po kayong pinakain kay Dave, no? So ang mga pagkain na kinakain niya mostly, no? Mostly galing sa kanyang supporters at galing sa bulsa, no? Na ng kanyang tatay ang pinambili diyan, no? Kailangan kainin niya kasi grasya po 'yan na ibinibigay. Grasya po 'yan na hindi kailangang sayangin. So sinasabi mong masiba ang bata na kumakain ng gusto at tama, ganun pala ang masiba sa inyo, no? Mayabang. Ang pagkamayabang na sinasabi mo siguro is dahil po marami po siyang gamit na nakikita mo, no, na mga bigay ng mga supporters niya. Pero niminsan hindi namin narinig kahit sino, kanino ka magtanong kung nakitaan mo ng pagmamayabang ang batang yan. Nakita mo ba nang sinabi niya sa kanyang relo, o itong relo ko, no? Ito po ay hindi basta-basta worth of ganitong amount ito. Sinabi ba niyang ganun? Hindi. Ang t-shirt ko, ito po ay buhaya, ulakos. Sinabi ba niyang ganun? Hindi. May necklace po ako. Sinabi ba niyang ganun? Ang necklace ko po ito ay nagkakahalaga ng ilang libo. Hindi po. Diba? At ang mga sapatos ko, hindi basta-basta sapatos lang na nabibili sa Tianggi o Divisoria na sinasabi nyo. Hindi po niya sinabing ganun. Wala po siyang sinabing ganun. Bagkus, no? Kayong mga supporters ni Luis, no? Ang nagsasabi nito dahil, bakit nyo nasasabi ito? Ang inyong sinusuportahan na si Luis ay wala siyang ganun. Yes, may kwintas siya. Ilan nga ba ang kwintas ni Luis? Di ko alam kung binibilang nyo. May relo din po siya, no? Di ko alam kung ilan nyo, alam nyo kung ilan ang relo niya. May mga t-shirt din po siya, no? Pero kung titignan natin ang mga t-shirt ni Luis, karamihan ng mga original po ng na t-shirt ni Luis ay galing po sa mga supporters ni D. Huwag nyo pong ikakaila yan, no? Hindi nyo po mapasusubalian po yung sinabi kong yan, no? May pantalon din po siya, may sapatos din po siya. Pero ang ibang sapatos ni Luis galing din po sa mga supporters ni Dave. Yung mga jacket na nakikita namin na sinusuot ni Luis, yung mga ibang t-shirt na nakikita namin na sinusuot ni Luis, that is for Kuya Dave. Pero dahil ang aming Kuya Dave na sinasabi niyong mayabang, masiba at ano pa dyan na pinapangalan niyo sa kanya, hindi po siya makasariling bata, hindi po siya makasariling binata, no? Sinishare niya ang kanyang blessings, no? Oh, bakit nasusuot ni Luis ang kanyang mga damit? Sige nga po, bakit nasusuot ni Luis ang kanyang t-shirt, ang kanyang jacket? Kung ang sinasabi niyong mayabang na si Dave ay makasarili. Nako. At ang sinasabi niyo, no, na matanda si Dave, no? Ilang taon lang po ba ang agwat nila ni Luis? Ilang taon? Isang taon lang po ang agwat po nila ni Luis. Si Luis this coming August is magsi-16 na po, no? Kaya hindi niyo po masasabi na matanda si Dave sa kanyang kinakalaro kasi si Luis as magsi-16 na rin po si Luis this coming August, no? At yung mga bata na kalaro ni Dave ay mga handle po nila sa church yung mga yan na kailangan po niyang i-guide, na kailangan po niyang bigyang pansin, no? Na kailangan po niyang pagtuunan ng oras para sa ganun, lalo na po ngayon na bakasyon, para po sa ganun ay hindi po sila mawawala sa focus, no? At yung sinasabi niyong pabida si Dave, no? Hindi po siya pabida, no? Sadya lang talaga, no, na nakakakuha siya ng atensyon kahit hindi po siya ang front act ng mga upload ng kanyang tatay. Sadya lang talaga na kahit isabit mo lang siya or kahit pahapyawan mo lang siya ng camera is mapapansin agad siya dahil po nakikita po nila ang kilos niya, nakikita po siya kung paano manalita, kung paano makitungo at kung paano siya magmahal, no, ng kapwa tao, no?
kaya huwag niyo pong sabihin na makasarili at pabida si Dave. Dahil alam niyo sa puso niyo, alam niyo dito at nakikita niyo rin po sa inyong mga mata kung sino talaga ang tunay na Dave. No? Hindi na rin po niya kailangang magpabida para sumikat. Dahil ever since na nakita ni Tikram yan sa Divisoria, nagkaroon na po ng instant na supporters, fan page si Kuya Dave, no? Ito po ang tinatawag ko na family ni Dave, no? Yan po ang na-gain ni Dave sa pagiging totoong tao niya, pagiging palaban niya sa hirap at ginhawa, at pagiging anak na mapagmahal niya. So hindi niya po kailangang magpabida para sumikat. Dahil sabi ko nga noon pa, isikat na po yan. No? Nadadagdagan lang ngayon habang po nagmamature siya at nakikita po ng ibang casual viewers ang kanyang totoong ugali. No? Maliban na lang sa mga hersey-hersey na ito ay mayabang, sinasabi nyo, ito ay masiba, no? Ito ay pasikat, diba? Kailangan din nilang pasukin yung channel ni Tikram or Tikram Kids para mapatunayan nga kung tama po ang nababasa nilang comment nyo. Pero dahil po hindi tama, no? Yung simpatsya napupunta sa bata eh. Instead na si Luis ang makakuha, no? Itong mga bagong viewers na ito ni Tikram, napupunta po sila kay Dave. Alam nyo kung bakit. Dahil nga po sabi ko, yung mga binibitawan yung salita dito sa comment section is salungat po sa kanilang napapanood. No? Salungat po sa kanilang nakikita sa upload videos ni Tikram. So, dyan po kayo nagkamali, no? Ng strategy. No? Kaya instead, nasabi ko nga is dumarami ang supporters ni Luis dahil sa ginagawa nyo yan, hindi, no? Yung mga bago, newest viewers ni Tikram or subscribers ni Tikram is nakasuporta po sila kay Dave. At ang sabi nyo pa, no? At di pa po makuntinto ang mga viewers niya. Di pa raw po kami makuntinto, no? Mga viewers, no? We are not only viewers, no? We are, no? The supporters, no? Solid Dave supporters po kami, no? Hindi lang po kami viewers ni Tikram or ni Dave. Kami po ay family ni Dave. Tinuring po namin pamilya ang batang yan. Kaya hindi po kami viewers lang, no? Supporters at nagmamahal ng tunay sa batang yan. True, thick, and thin. Yan po ang tandaan mo, no? Ang sabi niya, nagbibilang. Nagbibilang sila ng binibigay. Kiso, meron daw pang gastos. No? Diyan ka nagkamali. Kami, hindi po kami nagbibilang ng binigay sa bata, no? Narinig mo ba? Narinig mo ba sa live ko? No, sa live ni Brenda Super Nanay na sinabi namin, binigyan ng supporters si Dave ng ganitong klaseng relo, binigyan isa, di ba? Binigyan si Dave ng mga kanyang sponsors ng ganitong klaseng sapatos, dalawa, di ba? Hindi kami nagbibilang kung ano yung nakikita namin na blessings na binibigay nila kay Dave. Hanggang doon lang, hindi namin po binibilang yan, hindi namin po tinitignan kung magkano ang amount, no? Mamahalin man yan o hindi, yan ay blessings pa rin at alam po namin na ina-appreciate po lahat ni Dave yan, no? Mapamahal man o hindi, no? Hindi po kami kagaya nyo, no? Sa totoo lang, kayo ang nagbibilang. Anong sabi nyo sa mga damit, sa mga sapatos na natatanggap ni Dave? Diba? Ang sabi nyo, nabibili sa tabi-tabi na nakalagay sa mga bila-bilao. Diba? Nang dahil po sa inggit nyo, nabibitawan nyo yung mga salitang yan. Hindi nyo iniisip kung ano po ang outcome. Kung magbabaktuyo po ba sa inyo or hindi ang mga salitang yan. Di po ba? Grabe, grabe. So, sabi mo naman na panggastos sa pagka-college, no? Walang problema kung sabihin nila na may panggastos na siya sa pagka-college. Kasi totoo naman po. Totoo naman po. No? Maliban sa mga binibigay ng mga grupo, no? Fan pages niya, is may mga sponsors po siya, no? Private and silent sponsors ang ating Kuya Dave na talagang nagbibigay, no? Ng panggastos niya, no? Pero hindi na po sila nagpapaminsyon, sabi kagaya po ng sabi ko, kagaya ni Ate MJ,
no? Hindi na po nag-ano si Ate MJ kasi intact na po yan. Hawak-hawak na po ni Kuya Dave kung gusto niyang gastusin o hindi na kay Kuya Dave, no? Natatandaan niyo po ba yung platinum card or yung black card? Na extension ng black card ni Ate MJ? Pag sa US, guys, pag sinabing black card, alam na kung sino ang holder ng mga black card na yan. No? Kasi hindi po makakakuha ng black card ang basta-basta lang po na tao sa US. So, pag sinabing black card, you know it, no? And they mean it, no? Hindi po ibibigay ni Ate MG niya ang extension ng kanyang black card kay Kuya Dave kung walang laman yan. So, hindi po nila pinagmalaki yun. Until now nga is nahihiya po silang gamitin, no? Although, sinabi po naman ni Ate MG na gagamitin nila kung kailan gusto ng ating Kuya Dave, kung may bibilhin ng ating Kuya Dave. But, dahil po nahihiya po sila, nahihiya si Tikram na gamitin din po. Kasi hanggang may kakayahan po si Tikram na maglabas ng pira para sa kanyang mga anak, hindi lang kay Dave, para kay Luis din, no? Is hindi po nila gagamitin yan, pero hindi po nila ipinagmalaki yan, no? Diba? Kaya huwag kayong umasta na yung mga bigay ng mga sponsors na pira is pinagmamalaki ni Dave sa inyo or pinagmamalaki ni Tikram sa inyo. Yes po, yung mga ibang sponsors ni Dave, totoo po yan, no? Na minsan is sobra na rin po, no? Yung hindi nila maiwasan eh, kasi sila ay nagbigay din, di ba? Kung makapagsalita rin sila is talagang below the belt din. Pero sabi ko nga, hindi natin maiwasan kasi nagbigay eh, no? So, but yung sabi mo na si Dave ang nagmamalaki, no way. Si Dave ang nagmamayabang dahil sa kanyang mga natatanggap na blessings? No way. Wala kang narinig? Kahit sino pa man sa mga supporters ni Luis na pupunta doon sa Manalastas family, you ask Dave, no? Maliban na lang kung yung supporters na pinagtanungan mo yan, na yan ay sinungaling, sigurado magsasabi yan ng hindi totoo. At ang sabi niya, ang yung mga damit, totoo naman eh. Totoo naman na marami pang damit na hindi nasusuot si Dave. Mga mamahalin pa, ako na mismo ang magyayabang para kay Dave. Kasi hindi naman mayabang si Dave, hindi mo mahintay na magyabang si Dave. Maraming mga damit na hindi pa nasusuot si Dave. Marami pong mga sapatos na hindi pa siya na niya nasusuot. Mga alahas, mga rilo. Naku, sabi ko sa'yo, kung si Dave ay mayabang na tao, yung mga alahas po niya, mga kwintas niya, mga singsing, mga rilo, pwede pong everyday, no? Sa isang buwan, pwede po niyang palit-palitan everyday, no? Yung mga damit niya, kung mayabang lang yung batang yan, kahit minuminuto magpalit yan, bago-bago yan. Pero hindi po mayabang kung ano lang po yung nakasanayan niyang isuot, kung ano lang po yung nakalabas, yun lang po ang sinusuot ng ating Kuya Dave, no? Kaya wag mong sabihin na mayabang ang batang yan. Kasi wala po sa bokabularyo ni Dave ang magmayabang. Nakita mo naman, no? Nakita mo naman sa eskulahan nila, very lucky. Sa mga kaibigan niyang sinabi mo na mga 12, 13, 14, 15 years old, hindi niya pinagmayabang yung mga gamit niya. Bagkus, pag may mga sponsors siya na nag-share ng blessings para sa kanyang mga kaibigan, sa mga maliliit na kaibigan na sinabi mo, is masaya siya. Nakikita mo sa mukha niya, no, ang kasiyahan para sa kanyang mga kaibigan. 'Di ba? So, sayo Senior Milaus, Milyaus, no? Ang mga pantukoy na tinukoy mo kay Dave ay pantukoy para kay Luis. I'm so sorry, no. Pero hindi ko po gustong i-drag down si Luis. Pero dahil po sa ginagawa niyong 'tong, no, ibabalik ko po sa inyo ang 'yong sinasabi. Babalik ko po sa inyo ang yung sinasabi. No, kasi dahil po sa inggit nyo sa bata, dinadrag down nyo yung bata. No, nagiging big deal po sa inyo yung mga blessings na natatanggap niya. Nagiging big deal po sa inyo pati yung kinakain niya na totally ay para sa kanya naman. No? At dapat lang naman na kumain siya ng tama at sapat kasi very active po, no, si Dave sa mga activities po niya inside and outside school. No? Kaya kailangan po niyang kumain. Kumain ng sapat, kumain ng tama. Diba? Grabe naman kayo.
at insecure si Dave, may pagka-insecure. Kung pagka-insecure ang pag-uusapan natin, no? Baka mas magandang sabihin mo na si Luis ay na-insecure. Huwag po nating ikaila, kahit pagalitan po ako ni Tikram ngayon. Kahit po sabihin ni Tikram sa akin, ikaw super nanay, ikaw Brenda super nanay, no? Ay nakikisali na rin sa bardagulan, no? I accept that. Kasi po totoo, sasabihin ko po ito mismo sa harapan nyo, sa inyo, no? Ako po mismo, no, in the first place pumunta na rin po ako kila Tikram. I saw in his eyes, nakita ko mismo sa mata ni Luis. Ayaw ko lang itong sabihin eh. Ayaw ko lang pong magsalita ng di maganda patungkol po sa bata. Kasi po, wala pong ginagawang masama sa akin si Luis. Although, inis na po ako sa inyong mga supporters niya dahil po sa ginagawa niyong pambabatikos kay Dave na wala naman pong katotohanan. No? Gusto ko sanang hindi madamay si Luis dito. Pero no choice. No choice po kami. Kailangan din po naming magsalita. Kung si Tikram, sabi nga ng karamihan na supporters ni Dave, kung si Tikram ay hindi may pagtanggol si Kuya Dave, dahil po sa maraming dahilan na naiintindihan ko naman din, kasi sabi ko nga, nasa platform din po ako na ganito. Kami, na mga supporters ni Dave, ang magdidipinsa sa bata. No? Hindi po namin hihintayin na idipinsa ni Tikram si Kuya Dave, kasi si Kuya Dave ay pamilya po niya. No, si Tikram nga hindi niya kayang dipinsahan ang mismong close knit family niya, ang kanyang asawang, kanyang pinsan, ang kanyang mga kapatid, di ba? Kasi nga sabi niya, pamilya niya yan, and they are in social media, nasa SOCMED po sila. Ito po ang platform na ginagamit po nila, so alam ng lahat kung ano pong klaseng pamilya mayroon siya, no? Na ang kanyang pamilya ay hindi na kailangan niyang dipinsahan sa mga ganitong klaseng bagay dahil kilala niya po ang kanyang pamilya, no? Ang pamilya niya po, pagka binabatikos, wala siyang hindi siya nagsasalita dahil ang pamilya niya po ay kilala ang bawat isa. So, dahil nga po pamilya niya, ang ating Kuya Dave, ang aming Kuya Dave, hindi namin po mahintay na dipinsahan ni Tikram. Ulo na sasaktan si Tikram sa mga nababasa niya patungkol kay Dave, pero kagaya po ng sabi ko, Dave is a family for them. No? Kaya hindi po siya nagsasalita. Kung si Luis ang sabihan namin ng ganito, sigurado, ora mismo, magsasalita si Tatay Ram. Kung sa Suba siblings or iba pang mga inalagaan, tinulungan ni Tikram, sigurado magsasalita si Tatay Ram. No, di ba? Diyan yung makikita. But kung si Tita Juan, si Jun, si Nanay Jack, si Floor, si Tita Janet, or sino man sa pamilya niya, hindi yan magsasalita. Kasi pamilya niya po yan at alam niya ang kilala niya ang kanyang buong pamilya. No, back to ano tayo, yung insecurities na sinasabi mo, Aisu, ako mismo nakakita sa mata ni Luis, no? Harap-harapan nakita ko ang insecurities sa mata ni Luis noong pumunta po kami doon na nagpa-birthday kay Dave. No? Hindi lang po ako nagsasalita noon, may mangilan-ngilan lang po na napagsabihan ko nito. Pero dahil po pinagkatiwala ko po sa kanila yun, ay hindi rin po sila nagsasalita. Pero for this time, sasabihin ko po, totoo po, nakita ko, no, ibinabato mo kay Dave ang insecurities, pero hindi mo alam, no, ang nakikitaan po ng insecurities ay si Luis. Mata pa lang ni Luis natitingin kay Kuya pag may tatanggapin na blessing si Dave or nagbubukas po sila ng mga box. Is kitang-kita mo na, no? Kung marunong ka pong bumasa ng ugali ng isang tao, tanggalin mo yung bias sa makikita mo kung sino po ang may insecurities sa dalawang bata. Ibabato mo kay Dave ang insecurities. Una pa lang, physical appearance. No? Kahit sino ka magtanong, malayo po ang agwat ni Dave at kay ni Luis. Ilang paligo po ang hahabulin ni Luis. Sa talino, huwag mong sabihin na mas matalino si Luis. No? Wala po akong sa talino nila, no? Pero huwag mong sabihin na mas matalino si Luis. No? At kulilat si Dave, pero napaka ganyan po yung sasabihin mo pag yan po ang pag-uusapan. No?
Kasi ang talino, hindi lang po sa pagsusulit nakukuha yung talino na yan. No? Hindi lang po sa pagsusulit masasabi na yung bata ay matalino. Yung skills nga po, kanino mo makikita? Sino sa kanilang dalawa ang may mga kakaibang skills? Music man, sportsman, sino? Tapos doon mo sabihin kung sino ang matalino sa kanila. Diskarte. Diba? Sasabihin mo na may insecure si Dave kay Louis, no way, nagkamali ka dyan, no? Kung sino ka man, no, na nagsasabing may insecurity si Dave, no, wala po sa pangangatawan, wala po sa dugo ni Dave ang salitang insecurity. Perhaps na natutuwa si Dave sa mga blessings na naibabahagi sa kanyang mga kaibigan, no. Nakikita mo naman po natin sa kanyang mukha pag may mga sponsor siya na binibigyan din yung kanyang mga kaibigan, talagang ngiting-ngiti po siya, di ba? At kung ang pag-usapan din yung mga blessings na natatanggap niya, hindi po kailangang ma-insecure ni Dave kasi nasa kanya na po ang lahat. Sobra-sobra na nga po yung hiniling po niya na pagmamahal na buong pamilya, no? Sobra-sobra pa ang naibigay sa kanya. Kaya wala na po siyang dapat ka-insecurean kay Louis. Katulad ng sabi mo, may gagamitin na siyang pang-college. Yes, totoo yan, no? Hindi na po siya mababahala kung mawalan man ng YouTube channel ang kanyang ama, kung wala na mang mag-suporta sa channel ng kanyang ama. Secured na po ang future ni Dave, no? Kaya niya pong mag-aral, no? Sa kolehiyo kahit ilang kurso. At kung gusto niyang mag-business, pwede. May gagamitin siya, no? Pero hindi po niya pinagmalakihan, hindi po niya pinagmayabang. So sa mga supporters ni Louis, sabi ko sa inyo, naglalabasan na naman po ang mga fake account kuno, no? Na alam mo yun, yung ginagamit ng mga supporters daw ni Dave para masira po sila. Ito po, isa po ito sa fake account, no? Na sinasabi po ng founder po nila na mga fake account na ginagamit, no? Ang mga supporters ni Dave para masira daw po sila. At nabasa ko rin po yung comment ni ano na yun, na hahanapin ko ni Tick Louis sa chapter. Nabasa ko rin yung comment niya Ang sabi niya, pwede ba Rabil pakitanggal ang mukha ni Dave sa thumbnail? Total kay Louis lang naman ang focus namin, kaya namin magpa 1M ang views kahit wala ang mukha ng ipar na yan. Ayan, si Tick Louis underscore chapter na fake account ulit daw, sabi ni Linda Ramos, no? Alam mo, general ko na lang para sa inyo, no, na supporters ni Louis. Ilang upload ba patungkol ang kay Louis ang naipa 1M views nyo? Iisa lang po ang nakita ko, iyon ay ang thumbnail po doon, at ang karamihan po ng laman ng video na yon ay video ni Dave at ni Tikram. Kami po ang nagpa 1M doon, hindi po kayo, no? Kami po ang nagpa 1M doon. Kung makagawa kayo ng videos ni Louis, kahit tatlo, apat man lang na 1M, sasaluduhan ko po kayo. Pero until now, wala no? Magaling lang po kayong bumatikos, magaling lang po kayong, marami lang po kayong dakdak sa katawan na hindi nyo kayang gawin. Kayo po ay magaling mag-comment ng kulang sa gawa, no? Tick Louis underscore chapter, no? Puntahan nyo, huwag kayong manood sa mga upload ni Tikram na andyan ang aming Kuya Dave. Puntahan nyo yung mga upload ni Tikram na si Louis lang ang laman para mapawan-im nyo. Ang hirap nyo ngang paabuti ng 100,000. Yung 1M pa kaya ang hinahabol nyo. Nako, gawin nyo po muna, no? Bago po kayo magsalita. Wala po kayong magsalita ng 1M na yan kasi wala po kayong K. Wala po kayong K, no? Kaya wag kayong magpaandar na tanggalin si Dave sa mga thumbnail kasi katulad ng alam ng nakakarami na kadalasan karamihan no na punta sa ganyang estado ang subscriber ni Tikram dahil po kay Dave.
So, tik Luis chapter at sa mga supporters ni Luis, no, na may ganitong klaseng mentality is, no, beware sa mga binabato nyo pong salita, no, sirang-sira na po ang fanpage nyo. Sirang-sira na po ang grupo nyo. Pati si Luis nadadamay na po na nasisira dahil po sa inyo. Kaya mag-iingat po kayo, no? Huwag nyo na pong dagdagan ang insecurities ni Luis. Dahil pag ito po ay nadagdagan, no, iba na po ang ibubunga nito. So, makipagtulungan po kayo kay Tikram para mabuo yung loob ni Luis na unti-unti nyong winawasak. Kayo po ang nagwawasak, na unti-unting nagwawasak sa confidence ni Luis, no? Dahil po sa palagi nyong kinukumpir si Dave kay Luis na hindi naman dapat sana. Kasi sabi ko nga, hindi kahit anong gawin po ninyo, hindi po makakahabol si Luis. So, ang dapat na lang pong gawin nyo, no, i-boost nyo si Luis without dragging down Dave. No, i-hype nyo si Luis na hindi nyo kailangang ibaba si Dave, kasi kahit ibaba nyo po si Dave, hindi nyo po kaya yan. Nandito po kami ng mga supporters ni Dave na kahit pilitin nyo ibaba siya, no, itataas at itataas po namin yan. Sasabihin nyo na naman na ginagawa po namin rebulto o ginagawa namin Diyos si Dave. No, it's not. Hindi nyo naiintindihan ang sinasabi, hindi nyo naiintindihan ang feelings ng isang totoong nagmamahal. No? Mga baguhan lang po siguro kayo sa pagsuporta or sa pag-fangirling, kaya kung ano-ano po ang lumalabas sa inyong bunganga. Pero anyway, sa mga supporters ni Luis, no, magbago na po kayo hanggang maaga pa, kasi ang kawawa po ay ang inyong sinusuportahan. Kahit ayaw po naming madamay siya, wala po kaming magagawa, no? Kasi yung ginagawa niyong yan, sabi ko nga, si Luis po ang sumasalo, no? Si Luis po ang naapektuhan, hindi po kayo, no? At sa mga supporters naman ng aming Kuya Dave, keep supporting Kuya Dave, keep loving Dave, no? Unconditionally, no? Ituloy lang po natin ang pagsuporta at pagmamahal po natin sa batang kargador na yan, at magkahawak-hawak po tayo ng kamay, no? At sabayan po natin, no, ang ating Kuya Dave sa kanyang paglalakbay patungo sa pagkamit sa kanyang mga parangal. At maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta kay Dave at sa Tikram Vlog, Tikram Kids, no? Keep going lang po tayo. And to you, Kuya Dave, just don't mind your bashers. Sabi mo nga is wala kang magagawa, no, kung ano ang iniisip ng mga ibang tao patungkol sa'yo. At least ikaw, kilala mo ang sarili mo, diba? At kami, na mga nagmamahal sa'yo, kilala ka namin. So, wala kang dapat ikabahala, no? Dahil ikaw si Dave. Nag-iisang Dave, no, ng Manalastas family, nag-iisang panganay ni Tikram. So, ayan, keep going guys, and thank you for watching, and ito po ang inyong Brenda Super Nanay na nagsasabing have a blessed day sa inyong lahat, and see you sa ating live stream. Bye guys, and God bless!